siyang katauhan, siyang tinakpan, Laudate-do, minu. Siyang katauhan, siyang tinakpan, Laudate Domino. Laudate Domino, purihin ang Diyos. O siyang katauhan, san tinakpan, Laudate Domino. Laudate Domino, purihin ang Diyos. O siyang katauhan, san tinakpan, Laudate Domino. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Inaalala natin ang banal na kapistahan, ang ating Panginoong Nesto Padre Jesus Nazareno. Napakaraming mga biyaya na pinagkaloob ng ating Panginoong Heso Kristo sa mga deboto, sa mga lumalapit sa Kanya. Totoo ang Kanyang salita, totoo ang Kanyang pagpapahayag na sinasabing, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nahihirapan, napapagod, nalilito, at naliligaw sa buhay. Minsan pa, tayo'y lumapit sa Kanya, nagpapakumbaba, hinihingi ang Kanyang pagbabasbas, ang Kanyang pagpapalakas sa ating mga dumadaan sa iba't ibang problema at suliranin. Iwanan natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang awa para tayo ay minsan pang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan,
Pinupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Ang inoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan. Ang inoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak, maging dapatin nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay ng iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Kataong nakaupo sa may pintuan ng templo, si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya, lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito.
Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, Poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina, kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari ninyong buhayin, maari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maari ninyong ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalipin ng masamang espiritu at sumisigaw ito. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksahin kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. Pinapasingay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nangilaslas ang lahat, kaya sila'y nagtatanungan, ano ito? Bagong aral. Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang buong balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. At binabati po natin lahat ng ating mga online mass goers sa iba't ibang dako ng ating bansa dito sa Pilipinas
at gayon din sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, pakikisali at pakikilahok dito sa ating banal na misa. Tayo po ay natutuwa at nagagalak sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating Panginoong Jesus, Nuestra Padre Jesus Nazareno. Purihin po natin at palakpakan ang ating Panginoong Jesus na walang sawang nagbibigay sa atin ng bendisyon at pagpapala. Isang dahilan po yan, bakit napakarami mga tao, lalong-lalo na tayo mga Pilipino, ang may malalim na debosyon sa ating Panginoong Nazareno. Dahil marami sa atin ang nagdasal, lumapit, humingi, at hindi tayo napahiya sa Kanya. Napakarami ang nagdidebosyon at ang kanilang mga dasal ay sinagot niya. Hindi man binigay ang ibang dasal, alam ng ibang deboto na ito ay mas nakabuti sa Kanya. Alam ng mga lumalapit sa ating Panginoon, hindi man binigay exactly yung kanilang mga hinihingi, merong hinahanda at merong ibibigay na mas mabuti at mas maganda ang Panginoon. Pero walang mintis. Marami ang nagdasal at marami ang nasagutan sa kanilang panalangin dahil sa kanilang paglapit, katapatan at pananalangin sa ating Panginoong Poong Nazareno. Pero isang dahilan pa po ng ating malalim na debosyon sa ating Panginoong Nazareno ay nakaka-relate tayo. Nakikita natin ang ating sarili sa kanyang sitwasyon. Nagbubuhat ng krus. Napakarami po sa atin ang may binubuhat pa rin krus hanggang ngayon. Kahit na bagong taon na, hindi pa rin nawawala ang ating mga pagsubok, ang ating mga suliranin. At napakaraming tao ang humuhugot ng lakas, humihingi ng kapangyarihan para malampasan ang mga pagsubok na ito. At napakaganda po ng imahin o larawan na pinapakita ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa atin. Na kahit na tayo ay may buhat na pagsubok o problema, nananatili pa rin ang ating Panginoon na malakas, matatag. Kaya nga po, mga kapatid, gayahin niyo po ang ating Panginoon. At kung hindi niyo na po kaya, huwag kayong magsasawang lumapit sa Kanya. Dahil ano po ba ang Kanyang sinabi? Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Tandaan mo, kung malaki ang labanan, hindi ikaw ang dapat lumaban dyan, kung hindi ang Diyos. Allow God to fight your big battles for you. Allow God also to do the heavy lifting for you. Yan po ang imahin ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Napakalaki ng krus, mas malaki pa sa Kanya, pero kinakaya niya. Do you feel overwhelmed? Do you feel so burdened? Do you feel that you are being crushed by your crosses? Then go to Jesus. Allow Jesus to lift up your burden. Allow Jesus to help you. Isa pong palaging paulit-ulit na sinasabi o dialogue na mga taong depressed, na mga taong dumadaan sa problema, ano, bakit ako? Hindi ko po alam kung natanong nyo na rin yon. Minsan o madalas sa inyong buhay, nung kayo ay sobrang lungkot na, sa mga pagkakataon na hindi ka makatulog dahil sa iyong problema, sa mga panahon na akala mo masisiraan ka na ng bait dahil sa mga sunod-sunod na pagsubok na dumadaan sa iyong problema. Diba? Yan yung linya natin, bakit ako? Why me? Maaaring yung iba sa inyo na sabi na, Lord, bakit ako iniwan ng aking asawa? Ngayong napakabait ko naman. Maaaring ang iba, ang dasal nila, sabi, Lord, bakit ako ang nagkaroon ng ganitong kalala na sakit? Ngayong wala naman akong niloko o girarabyadong tao. Maaaring ang iba sa inyo nagsalita ng ganito, Lord, bakit ako pa ang namatayan ng minamahal? Ngayong kailangan ko pa siya. Hindi ko kayang mag-isa sa buhay. Maaaring ang iba sinabi po nila, Lord,
Bakit nagkabaon-baon kami sa utang at hindi namin kayang bayaran? Masipag naman kami, nagsaserve naman kami sa simbahan. Bakit kami pa ang naghihirap? O maaring ang iba, ang dalangin nila ay ganito, Lord, bakit ba ako sinisiraan ng ibang tao? Bakit ba ako hindi gusto nitong aking mga kapitbahay o katrabaho? Ngayon naman alam ko hindi ako masamang tao. Ngayon naman alam ko wala akong ginagawang masama. I think all of us have experienced one time or another in our life when we have undergone great, immense problems and challenges. Asking the Lord, Lord, why me? Pero hindi ko po alam kung alam nyo kung anong ibig sabihin ng salitang why. H-W-Y. Dalawa pong ibig sabihin yan. Your why could mean first, what hurts you. W-H-Y. What hurts you. You can focus on your pain, on your hurt. And yet, there is a more positive meaning or acronym of that why. What is it? Why, W-H-Y, could also mean who helped you. Diba? Mas maganda po. Ibig din po sabihin positively ng why, what heals you. Mga kaibigan, may dalawa po na pwede nating gawin pag tayo ay nagbubuhat ng krus. Una, we can always complain. Pwede kang magreklamo. Pwede mong tignan, ano ba itong sakit na binibigay sa akin ng Diyos? Bakit ako? Bakit ako? What hurts you? Kaya nga nagiging mas negative ka dahil tinitignan mo, binibigyan mo ng toon yung masama na nangyayari sa iyong buhay. And yet, secondly, you can be positive in the midst of your problems and challenges. You can treat the pain and the hurt as a blessing. You can look at your pain, you can look at the problem as something that is helping you to grow. Di po ba? You can look at the challenge of your life as one that heals you, creates something good and beautiful in your soul. What heals you? Who helps you? At tandaan niyo po, what you focus in your life magnifies, enlarges, multiplies. Palagi mong bigyan ng pansin, palagi mong tignan yung iyong problema. Manganganak ng manganganak yan. Darami ng darami yan. Di po ba? Pero tignan mo ang iyong mga pagsubok, ang iyong problema, ang iyong krus bilang isang daan ng iyong tagumpay, bilang isang daan para maging masaya ka, maging payapa ka, maging mas banal ka. Yan po yung mas darami sa iyong buhay. Yan ang iyong mararanasan. Hindi po ba pag nasunog ang iyong balat, kukuha din sila doon sa mabuti mong balat. Susugatan ka muli. Kukuha ng mabuting balat, itatransfer, ililipat doon sa nasunog mong balat. Para saan? Para gumaling ka. Di po ba? Meron kang cancer. Kailangan ka mag-chemotherapy. Kailangan mong mag-radiation. Napakasakit po nito. Parang nasusunog ang iyong loob. Buhay ka, parang dumadaan ka na sa impyerno. Pero kailangan mong daanan kung gusto mong bumuti, kung gusto mong gumaling. Ang mga napilay, alam po nila ito. Kailangan baliin muli yung kanilang buto, yung kanilang kamay, paa, para maituwid, para maayos ang kanilang pangangatawan mula sa pagkabali. So, this is a lesson to all of us, my dear friends, that in your breaking, God is doing something good for you. Minsan, kailangan sirain ng Diyos ang ating buhay. Para saan? Dahil meron siyang hinahanda, ginagawa, mas mabuti at maganda. Di ba ganyan din naman ang nagpapagawa tayo ng bahay, nagpapakonstruct ka. Napakadumi, napakagulo, napakaingay. Pero kailangan mangyari kung gusto mong luminis, gumanda, at mapagmalaki mo ang iyong tahanan. Mga kapatid, let us trust that God knows what He is doing. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapag nararamdaman mo na parabang sirang-sira ang iyong buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pag nararamdaman mo, ikaw ay nadadaganan na sa iyong mga krus. Dagdagan mo pa ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, tandaan niyo po, binuhat na ng Diyos ang pinakamabigat na krus. Yung natitirang krus sa iyong buhay, maliit na lang yan, magaan na lang yan, maiksi na lang yan. Pero bakit bumibigat, lumalaki,
Bakit nahihirapan ka? Nasa iyong pag-iisip at dahil mahina ang iyong pananampalataya. If you have a great faith, no cross you cannot bear. Remember that, my dear friends. With a great faith, you can bear, you can carry whatever cross in your life. And if you are near the Lord, then your crosses, your problems, your challenges would become so easy. So let us trust in the Lord. Magtiwala tayo muli sa ating Panginoon. Sabihin natin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, aawa ka sa amin. Tulungan mo kami na magbuhat ng aming mga krus. At pag hindi na namin kaya, pinapaubaya namin lahat sa iyo. Dahil ikaw ang buhay, ang daan, ang katotohanan. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang bigat na hindi mo kayang gawing magaan. Walang pagsubok ang hindi mo kayang bigyan ng kasagutan. At walang paghihirap at kasalanan ang hindi mo kayang ibigay sa amin ng tunay na kaligtasan. Amen. Mga kapatid, iangat natin lahat sa Diyos ang ating mga panalangin. Nagtitiwala tayo na nakikinig ang Diyos at binibigay lang niya ang tanging makakabuti sa ating buhay at sa ating kaluluwa. Ating isagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, banggidinin natin at ibulong sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Patatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Iyong pinapahayag sa kahoy ng krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalig sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you po.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere. Itinere adonum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, napay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Imbis na itanong natin sa Diyos, bakit ako naghihirap? Mas magandang itanong, para saan ang paghihirap na ito? The better question, instead of asking God why, is what is the will of God for me who is experiencing this problem, this hurt, and this pain? At pag natagpuan niyo po ang kagustuhan ng Diyos, magiging madali ang lahat. By following God's will, yes, there will be difficulties, and yet at the end, everything will become easy and quick. Kaya tayo po ay minsan pa lumapit sa ating Panginoong Hesus Nazareno, humugot ng lakas sa Kanya. Huwag mo nang itatanong bakit, pero tanungin mo, Panginoon, para saan? Saan mo ba ako dinadala? Yan sanang magbigay sa inyo ng panibagong lakas at kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ngayon ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.